Labs, kung excited man ako sa lakad namin ngayon, meron pa talagang mas excited sa akin. Yan yung anak namin, mga lalabs, kasi minsan lang kasi kami nakakapasyal. Para sa akin, ito po yung pinakamahalagang time. It's my favorite day, guys. Mga lalabs, it's my favorite time spending with family. So, ayan mga lalabs, smile lang tayo kahit ang higpit-higpit na ng hawak namin dyan sa tricycle kasi nga medyo lubak-lubak pa yung daan, hindi pa kasi siya natapos. So, kailangan mo talagang humawak kasi umuuga yung tricycle. So, ayan mga lalabs, medyo mahirap pa talaga ang daan palabas. Pero pagdating doon sa unahan ay medyo smooth na ang takbo kasi nga sementado na lahat. Nakagala kami ngayon mga lalabs dahil nga walang pasok dahil holiday. So yung anak namin ay tuwang-tuwa naman pag sabi ni Dada kanina na aalis kami. Pero ano talaga yung ano namin doon sa bayan mga lalabs? Bibili kami ng bigas. Bibili kami ng isang sakong bigas. Tapos dahil hindi naman nag-drive ng tricycle yung kuya ko. So ito ang ginamit namin. Tapos sakong-sakto at dito namin ikakarga yung bibilihin namin isang sakong bigas at gagawin naman namin tong family time o diba magkakasama kami tapos ano lang lunch date dun sa labas sa paboritong place ni Raisa. Siguro alam nyo na yun kasi mostly sa mga video namin na kumakain kami sa labas dun talaga kami kumakain sa place na yan kasi nga paborito ni Raisa tapos paborito ko na din o diba. So like mother like daughter talaga mga lalabs. So ganun talaga kami mga lalabs kahit gaano man kami kabisi sa mga buhay namin sa pang-araw-araw na mga gawain. So binibigyan talaga namin ng time yung family, yung anak namin kasi nga doon nabe-build yung strong relationship ng family, di ba? So kahit simpleng ano lang, simpleng mga lakad, yung time lang na nagkakabanting kayong magpamilya, o diba? Blessings na talaga yun, diba? Para sa akin, hindi na kasi uso ngayon yung pamahalan ng mga gamit, pabunggahan ng mga gamit, paramihan ng pera. Ang important din yun ay pasayahan ng pamilya. Kasi nga, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. So, dapat ngayon ang isipin mo lang, dapat happy kayo ng family nyo. Good vibes araw-araw.
Dati ang dami kong pangarap talaga, na iisip ko na lang yun para sa akin. Hindi pala pwedeng puro pangarap ka lang, di ba? So dapat i-treasure mo talaga every moments of your life with your family, kasi nga hindi natin alam yung mangyayari sa mga susunod na araw. So hindi na importante sa akin yung mga material na bagay. Ang gusto ko lang ay masayang pamilya at syempre meron pong katahimikan na pamumuhay. By the way, mga lalabs, nandito na nga kami sa Jollibee. O, diba? Sa Jollibee kami kumakain. Halos lahat ng time na kumakain kami sa labas, dito talaga kami sa Jollibee. Kasi nga, fave place ni Raisa. Tapos, paborito ko na din. So, ayan na nga, mga lalabs. Pag pasok namin dito sa Jollibee, ay pinauna kami ng guard. Hindi na kami pinapila dun sa labas. Kasi nga, kasama namin si nanay, syempre senior citizen na si nanay, so kailangan papasukin agad para makahanap ng upuan. So yan, makahanap na nga kami ng pwesto ng upuan. Tapos si Raisa pa, ano-ano pa, pa-smile-smile, nakatingin sa dada niya kasi nga yung dada niya ay nakapila. Kasi nga, pila sa labas, tapos pagdating naman dito sa loob ay nakapila din yung mga tao para kukuha ng order. So, ganon ka ano guys, mga lalabs, ganon ka busy dito sa kinainan namin na Jollibee, di ba? Pag mga tanghali talaga, mga around 11 to 1, so marami talagang tao dito kasi nga nasa center siya, sa center of the city, so nasa gitna siya. So bali, so yung galing sa port, galing sa mga travel, so ito agad yung makikita na pwede nilang kainan. So habang naghihintay nga kami, mga lalabs, ng order namin, ay ito yung time na nakapag ano kami usap. So iba't ibang story lang. So yung anak namin si Raisa nagsishare ng kanyang mga karanasan sa school, kung ano yung mga ginagawa nila, yung mga happy moments nila. Tapos si dada naman may ibang kwento din siya. Tapos si nanay ay nagkikwento din, pero mostly nagreklamo na si nanay kasi nga daw parang inaantok siya sa gutom dahil nga nagugutom na siya. Bakit daw ang tagal-tagal ng order namin? So sa di katagalan, mga lalabs, ay dumating na nga yung order namin at nagumpisa na kaming mag-lunch. So ayan, kumakain na kami dyan. So stop na ang kwentuhan namin dyan. O diba, napakasarap ng moment na to, mga lalabs. So after nga naming kumain, mga lalabs, ay kailangan na naming pumunta ng palengke para bumili ng isang sakong bigas. So di ba, mga lalabs, wala na kaming bigas sa bahay, na ubos na. So baka naman mafe-feel namin ngayon, busog now, gutom later, o di ba? So kailangan talaga naming bumili ng bigas. So papunta kami diyan ng palengke, mga lalabs, para bumili ng isang sakong bigas. So isang sako na talaga yung bibilhin namin kasi nga medyo malayo yung bahay natin sa bayan. So kailangan mo ano na yung pagbili mo kasi nga minsan lang nakakapunta ng bayan, o di ba, mga lalabs? So ayan, medyo dahan-dahan lang yung pagpapatakbo ni dada kasi nga maraming sasakyan. Pag sa market talaga, ang daming tao at ang daming sasakyan. So, hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. So, dapat dahan-dahan lang. For safety na din. So, ayan, mga lalabs, dumating na kami sa suki naming tindahan. So, ayan, pumunta na si dada para pumili ng bigas. So, sinabi ko sa kanya na yung bibilhin niya ay yung medyo mura lang para mas makasave pa kami, di ba? Ganun lang, mga lalabs, mindset ba, di ba? So kailangan mong pumili ng medyo mas mababa yung presyo, pero dapat naman yung sulit naman yun. Hindi naman pwede yung pipiliin mo talaga yung mura na medyo ano naman, hindi mo naman magugustuhan. So yung sakto lang sa presyo. So ayan, mga lalabs, habang nagpipili si dada ng bigas, so nakapili na siya, so nag-request siya na buhatin na yung isang sakong bigas. So ayan na, mga lalabs, andyan na yung binili namin isang sakong bigas. Now, hindi daw kung taas ka na para di siya maglisod. Thank you! Ito na. Talaga na yung bigas. Pila na siya na? 1.80. Kata ko sa lain man eh.
At today, 1950. So, hayan na nga mga lalabs, pauwi na kami ng bahay. Inaayos lang ni Dada yung bigas sa likod kasi nga baka daw mahulog. So, hanggang dito na lang mga lalabs, hanggang sa ulit po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at lalong-lalo na sa aming mga members. God bless everyone! Bye-bye!